The Fisher Gays! Naku, sino sila? Alam nyo, kung sarampahan at aurahan lang naman, full house dyan ang Navota City. Dahil hindi papakabog ang grupong ito na puro Becky na mangingisda. Tabi-tabi ang mga pa-oms dahil ang mga sisters nagtatransform daw kapag sagwan, lambat at bangkana ang pinag-uusapan. Mas magaling daw mangisda silang mga sirena. Ang kanilang mga hugot at sakripisyo, iisa-isahin natin dahil it's fishing time with the Fisher Gays. Umaaura ng bonggang-bongga ang mga sirena. Pak na pak ang kani-kanilang pagme-makeup. Palaban ang malalantik ng mga pilik mata. Hindi rin kumpleto kung walang lipstick ang mga labi nila, pang-akit nila kumbaga. Nagpapasiklaban pa sa rampahan sa beauty pageant. Maski rito sa daungan ng mga bangka at balsa ng mga mangingisda. Basta may matutungtungan at maiikutan, rambol na sa kabugan. At bago paabutin ng gabi sa Pampang, mag-iiba na ang kanilang personality dahil reveal na ang other side ng mga Becky. Oh, kabog! Ayan na sila! Kani-kanyang bitbit ng lambat at mga banyera. Dahil simula na nilang harapin ang realidad ng buhay na kailangan nilang kumayod para sa kanilang pamilya, no? Hindi bilang mga diyosa, kundi bilang mga pumapalaot na mga mangingisda. Sila, ang Fisher Gays ng Navota City. At ito ang kwento nila. Introducing the fighter Fisher Gay, si Romel alias Gabby. Nung labot ko lang po, tapos lang po ako ng high school. Bakit? Hindi po ako nakapag-college. Sa hirap na rin po ng buhay, tapos wala na rin po akong mga magulang. Ako na lang po mag-isa. Kung fighting spirit lang naman ang pag-uusapan, title holder ng Palaban na si Romel Canoy o Gabby, the tough girl kung tawagin. Mula sa pagiging kontesera sa mga beauty pageant, nakikipag-contest din siya bilang Fisher Gay sa trabaho ng mga barakong mangingisda. Minsan, naging personalan na nang ma-experience ni Gabby at ng kasamahang Fisher Gays ang mabuli at mapagtripan. Permisyo daw po kami sa laot, malas daw po kami kasi syempre po, hindi daw po kami tunay na lalaki. Kasi nga po, syempre Becky kami tapos hanap namin lalaki. Eh syempre pag sa bangka po, puro lalaki po doon. Pero ang pakay lang naman daw talaga nila ay mag-join silang mangisda at kumita. Na-challenge ang mga Becky. Kaya kinakaya nilang makipagsabayan sa mga maton at astig na mga mangingisda. Wala din naman silang magawa kung hindi tanggapin nila ang mga Fisher Gay na gusto ring makapagtrabaho. Besides, it's more fun daw pag sila ang kasama. At ngayon, nagtutulungan na sila. Nakikipagsapalaran sa bawat biyahe. Ang hirap, pagod, kasi siyempre po, napupuyat ka din, tapos paghihila po ng lambat. Pero worth it naman pag may huli ng maraming isda. This is the 50-gram jar. Ay, proud ako. Lumaki na siya. So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. K-Magic Skin Cream for Face. Mula sa daungan sa Navotas, kasama ang Fisher Gay sa 40 hanggang 50 na mga mangingisda sa isang malaking bangka. Nanghuhuli sila ng mga isda sa Manila Bay, Cavite, Bataan at hanggang Bulacan. And the best part, pag marami silang nahuhuling isda sa mga banyera, stress reliever na nila ito. At ibinabagsak sa fish port sa Navotas at Malabon.
At sa dami nilang maghahati-hati sa benta ng mga isda, tiis is real. Halimbawa, pagka nakahuli kami ng halagang 100,000, tapos marami na pong isda yung iba-ibang klase. 500 pesos po ang naiuwi ko po. Dugo at pawis nga daw ang puhunan at talaga namang buwis buhay ang pumalaot at mangisda. Pag nasa laot ka na po, hindi mo maiisip yung ano, maiisip mo talaga, may halong takot kasi dagat po yun, may tendency na mahulog ka, malaglag ka. Hindi mo po alam kung anong mangyayari sa'yo. Tapos pag mga umuulan-ulan pa po, malalaki alon. Pag di ka po sanay, malulula ka. Yung nasa taas po ko ng part ng bangka, tapos natutulog po ako noon, tapos nang bigla pong umalo ng malaki, bigla po ako nahulog, tapos tumama po yung pinakano kong buto ko po sa ribs, sa ganito po, yung ribs, tumama po siya sa ano, matigas na bakal. Wala lang, buti nga po wala pong crack yung ribs ko eh. Nadulas at nabagok naman sa katig ng bangka ang ulo ng tatay ng The Good Fisher Gay na si Kim John. Basag po yung ganito niya, yung loob ng bungo niya. Tapos nung nabasag po yung loob ng bungo niya, naawa rin ako sa papa ko noon. Isang buwan muna siyang nahirapan bago po siya mawala. Hindi niya na ako nakikilala. Hindi niya na ako naaalala. Panganay sa limang magkakapatid si Kim. Ang tatay niya ang nagturo sa kanya na mangisda nung 11 years old pa lang siya. Ang hirap po doon pagka napaarya po yung dambat, tapos pag nahata ka po na yun sa pag-arya, wala ka na po. Kalahating buhay mo nasa bangka po. Kumbaga nakabaon sa hukay. Pag sumama ka po, kailangan lakas lang ng loob talaga, tatalam mo yung sarili mo. Sinubukan niyang mamasukan sa salon pero hindi pumatok at nagsarado na. Talagang para daw sa dagat siguro ang beauty niya dahil isa siyang si Reyna at siya na rin ang breadwinner ng pamilya. Nakakapag-uwi po ako ng kahit papano ng 200 mahigit, ganun, 300. Para may pambigas na po kami. Pinagkakasya ko na lang po yung kita ko kasi mahirap po mangutang sa panahon ngayon, lalo na po. Mahirap kumita ng pera. Natatakot din ako dahil nga sa nangyari sa asawa ko. Baka mamaya mangyari din po sa anak ko. Sa palaran na lang po talaga yung ginagawa ng anak ko. Basta maganda ang panahon, araw-araw ang biyahe ng bangka. Malas kapag naabutan ng bagyo sa laot. Kaya abot langit ang dasal nila para sa kanilang kaligtasan. Masipag, mga Fisher Gay, bibigay ng saya sa mga biyahe namin. Nag-aagso sa akin. Friend lang po ako kasi easy lang ako sa anak buhay. May pamilya na rin po ako. Nakabaya ko na lang sila. Mga gusto nila. Ayaw na sila maglabay. 2006 nang mabuo ni Kim ang grupo ng Fisher Gays. Wow! 17 years na palang kanilang samahan. Pagkakaibigan at kaibigan. Ayon o! May ganern din pala sila. Makulay talaga ang love life ng Fisher Gays. Kaya ko rin po sinubukan yung pangingisda kasi po sabi daw nila, masaya daw po pag nasa laot ka na. Marami kang makikilala, may makakahalibilo ka ng mga lalaki na parang irerespeto ka bilang isang bakla. Aayain ka nila, uy kain tayo, ganyan-ganyan. Parang kumbaga sa amin kasi pag nasa bangka kami, parang prinsesa kami. Parang babae ka sa paningin nila. Paghahainan, sabay-sabay kayo kumain. Iba naman ang kwento ng girl na girl na Fisher Gay na si Michael. No kidding, ayan ang picture. Lalaking lalaki ang itsura niya dati. Babae pa ang naging ka-live-in partner niya. At may anak sila na 3 years old na ngayon. Ang ending, hiwalayan na dahil hindi na niya carry magpanggap daw at mas nagpakatotoo na raw siya. Dahil po mas pinili ko po yung kasarian ko. Kasi po kung ipipilit ko po yung ako, wala pong mangyayari. Mahihirapan lang din po ako. Tanggap niya naman po, ngayon po may sarili na siyang asawa, tapos may anak na rin sila. Dati po kasi bisexual lang ako. Kapag may nakikita kong babae, nagagandahan ako. Ganun. Hanggang sa meron ako nakilala sa bangka na nagpatibok talaga ng puso. 4 years na ang relasyon ni Michael at ang kanyang one and only love. Ay, ang sweet naman! Sana all! Si Jimboy po. Hanggang ngayon po, magpo 4 years na po kami sa January 9.
Ngiting tagumpay din ang meron sa hopeless romantic Fisher Gay na si Wallen Balong de Guzman dahil 3 years na ang relasyon nila ng kasamahang si Jesse. Sumasayaw po ako sa harap niya dati. Kapag nasa bangka po kami, may speaker po, may tugtuga, mga sayawan, may mga aliwan po namin na pupunta sa sa kasiyahan. Ay, yung biroan lang namin napunta na sa totohanan. Ang nagustuhan ko po sa aking jowa ay ang pagiging mabait niya. Matulungin, masipag. Hindi po ako piniperahan. Nagtutulungan kami. Pero di tulad ni Balong at Michael, pusong sawi naman si Gabby. Ayaw na muna raw nilang ma-in love. Sa loob po ng 5 taon, sa una po, masaya na, masarap po na, sa feeling na magkaroon ka po ng jowang lalaki. Pero andun din po yung part na mahirap. Lalo po pag wala po kayong pares kita, wala kayong pera, tapos nag-aaway hanggang sa dumating po sa away na po. Pinagtampuhan din daw ng jowa si Kim, kaya ang pinapangarap niya na lang, umasenso ang buhay nilang mga Fisher Gays. Para sa akin, sila yung damdam ko. Kasi kung hindi nabuo itong mga Fisher Gay na ganitong kalakaran po bilang mangingisda, siguro lahat kami ngayon, mga sadness, ganyan. Wala kaming matatakbuhan sa isa't isa pag may problema kami. Kami po yung nagtutulungan at nagdadamayan. Sana po may mga tao rin na maka-appreciate sa amin na kahit ganito po yung trabaho namin, na ipagmamalaki po namin. Kinabukasan, bit-bit na naman ang Fisher Gays ang kanikanilang banyera. Excited na naman sila! Muling bubunuin ang 16 na oras na pangingisda sa karagatan. Kaya kung nagtataka ang iba kung bakit nila ito kinakaya, simple lang daw ang sagot, ang powers nila galing sa pagmamahal sa pamilya na umaasa sa kanila. Kaya sa bawat paghatak nila ng lambat para maiahon ang biyaya ng dagat, nakapaloob din ang dasal na sana maiahon din sa hirap ang kani-kanilang mga pamilya. Walang forever, ika na. Kahit ang mga napakaliligaya nating mga moments, kasama ang ating mga alagang hayop, may hangganan talaga. Miss nyo na ba sila? Silang mga minahal ninyo buong buhay nila. Worry no more, dahil kahit na mawala na ang ating mga minamahal na pets, posibleng muli natin silang makasama kahit paano at mapaalalahanan. Newest discovery namin yan, ha? Heto na ang paraan sa pag-reincarnate kahit paano. Parang alaga nating maging pet alive. Ang saya na hindi kayang tumbasan ng kahit anong halaga. Maging ang samahang hindi matatawaran dahil subok na. At ang pagmamahalan nila, walang kaparis. Lahat yan, ipinaramdam sa atin ng ating mga fur babies. Mga alaga nating hayop na naging parte na ng ating pamilya. No! No! Lang permanente sa mundo. Mom, sorry. Sige na, pagod ka na. Tiga ka na. Love you. May oras na kailangang magpaalam at magkahiwalay dahil may hangganan ang lahat ng bagay. May kamatayan din ang lahat ng may buhay. At sa ganitong sitwasyon, talagang napakahirap mag-move on. Ang mga video na ito ang magpapatunay kung gaano kasakit sa dibdib ang mawalan ng mga mahal na alagang hayop. Animoy bangungot na paulit-ulit na bumabalik at ang tanong na kay hirap sagutin, bakit ba sa isang iglap natapos ang kwento ng masayang samahan ng ating mga pets? Hindi na tulad ng dati ang sayang mayroon si Paula ngayong 2023. Dahil imbis ng ngiti ang sumalubong sa kanya nung bagong taon, luha ng kalungkutan ang pumatak mula sa kanyang mga mata dahil sa pagkamatay ng kanyang 4 na taong gulang pa lang na alagang English Bulldog, si Bruno. Bruno,
Bruno. Nawindang ang mundo ni Paula ng mismong bisperas ng bagong taon, aksidenteng nalunod ang kanyang alagang aso. Every time na maaalala ko yung kung paano ko siya natagpuan sa ilalim ng pool, sobrang naiiyak talaga ako. Kasi nga, masakit talaga na mawalan ng aso kasi parang anak ko na yun eh. Yung sakit na nafe-feel ko every time na magpa-flashback is full of regrets. As in, pagsisisi na sana hindi ko na lang siya iniwan nung time na yun. Sana sinama ko na lang siya nung may kinuha pa ako sa kotse ko. Bibo at makulit daw si Bruno, katangiang araw-araw na hinahanap ni Paula. Kaya hindi na itago ni Paula sa burol ni Bruno ang matinding pangungulila sa alagang aso. Matinding depresyon naman daw ang naranasan ni Jennifer matapos bawian ang buhay ang kanyang alagang Shih Tzu dahil sa stage 3 na cancer. Kate, kasi pang naalala ko talaga. Kaya minsan sila dito, hindi nila sinasabi pangalan ni Taba. Kasi nga, alam nila na masyado naiiyak talaga ako. Pag naaalala ko siya. Napagod ka na. Halos mawala na ng gana sa buhay si Jennifer dahil sa sinapit ng kanyang 9 na taong gulang na asong si Care Bear. Hirap ding makamove on si Del dahil sa pagkamatay naman ng kanyang aso na 10 taon na niyang kasakasama. Naalala pa ni Del ang init ng yakap ng kanyang alaga lalo pa katabi daw niya itong matulog mula nang ito'y dumating sa kanila. Matapos daw dumumi ng dugo ay agad binawian ng buhay ang kanyang alaga na si Bacon. Doon naalala ko si Bacon, syempre nandun yung lungkot, nandun yung panghihinayang. Siguro kung mas iningatan ko siya, siguro nandito pa rin siya ngayon. Kasama pa rin namin ang family namin. Ang bilis ng pangyayari noong araw na yon, after 2 hours lang, siguro, bumagsak na siya. Hindi na namin siya itakbo sa bed. Inilibing si Bacon sa tabi mismo ng lolo ni Del. Tanda na ang kanyang aso ay parte talaga ng kanyang pamilya. Ang ganitong klase ng mga pagluluksa ng mga pet owners ang nagtulak kay David Tan para mag-isip kung paano makakatulong sa mga tulad niyang pet owner na matindi ang pinagdadaanan dahil sa pagkawala ng kanilang mga paboritong alaga. Ang negosyo ni David sa paggawa ng mga teddy bears ang ginamit niyang paraan para muling ibalik ang ngiti sa mga labi ng mga pet owners na nangungulila sa kanilang mga alaga. Tulad ng marami, isa ring pet lover si David. At ang pumanaw niyang golden retriever na si Flo, matindi rin ang naging epekto sa kanya. Kaya naisip niya bakit hindi siya gumawa ng replika ni Flo. Dito na ipinanganak ang kanyang negosyong pet cloning o mas kilala sa tawag na Pet Alive. Sa prosesong ito, ginagaya nila ang itsura ng mga alagang pusa at aso sa pinakamalapit na pagkakahawig na version nito. As you can see here, this is a very, very first plush toy clone that we ever made. It doesn't have much detail. We don't have any airbrushing. It's very simple and it's just one fabric. But this is where everything started. The Pampakit, 3 products all in one. You save 95 pesos. Pag bumili kayo ng kit na, kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi, yan ang iyong beauty routine. Advokasya na ni David ngayon na sa pamamagitan ng mga pet replikang tulad ng mga ito ay makakatulong maibsan ang lungkot ng mga naulilang amo. Good vibes ang gustong iabot ni David sa lahat ng mga nagpapagawa sa kanya ng mga pet alive o pet cloning. Knowing the feeling when your pet passes away, to be able to have this kind of pet replica that you can actually hold and look at the eyes and remember what it's like to have that pet again, it's the most amazing feeling in the world. This is the best way because this is something you could actually physically hold and touch and feel and look at it and sleep with at night. Dahil may malasakit siya sa mga may-ari na nawalan ng mga alaga, hindi nga siya nabigong makatulong. Nag-hit ang pet cloning business niya. Sa isang buwan ay mahigit 100 ang mga fur parents na gustong magpagawa sa kanya ng replika. Pero
alam nyo bang hindi gawang biro ang pinagdadaanan nila para lang ma-achieve ang look ng mga namayapang mga alaga? Sisimulan sa pag-sketch ng look ng isang pet hanggang sa pagtatahi ng mga materyales. Para match at maging spotless ang kulay ng mga pet, airbrushing method ang gamit ng Team David sa pagkukulay ng mga ito. Ang mga balahibo rin ng mga asong ito ay isipin mong parang tunay. Maski ang mga ginamit na mga mata ng mga pet clone na ito, kopyang-kopya sa original. Can you spot the difference kung alin ang tunay na pet at ang clone dito? So the whole process, maybe there's like 5 or 6 different people that will work on it from the beginning to the very end, and they all have to have this kind of unique talent to be able to pull out the realistic looking visual for the pet. Kahit anong breed pa daw yan, kayang-kaya nilang gayahin. Shih Tzu, Bulldog, Chow Chow, name it. They all have it. Umaabot ng 3 buwan ang paggawa ng isang pet alive. Nasa 3,500 naman ang presyo ng bawat isa nito. Not bad, di ba? Dahil ang kita sa kanyang negosyo, nakatuon din sa pagtulong sa mga kababayan natin sa Pampanga. Sa kanyang munting paraan, unti-unting na ibabalik ni David ang ngiti sa kanyang mga customer na fur parents na nangungulila sa pagkawala ng kanilang mga alaga. So if you'd like to get your own plush animal clone, visit our website teddy.ph. You can upload your pictures and place your order through our website. And you can also go through our Facebook page. We also have an Instagram and a TikTok. Malaking tulong ang naisip ni David na ito para kahit papaano ay gumaan ang loob ni na Paula, Jennifer at Del. Dahil makakapiling na ulit nila ang kanilang mga alaga. Kahit pa sabihing mga pet clone lang sila. Ang saya ko na may mga ganito palang way para i-relive yung pets natin. Sobrang thankful ko na may pet alive. Nawala man si Taba, yung feeling na parang bumalik din siya. Kahit alam mo hindi siya gumagalaw, pero at least kahit papano, na-hug mo siya, nakikiss mo pa din. Ramdam namin, kasama pa rin namin si Bacon, nabawasan yung depression namin, yung lungkot namin. Naibalik na yung dating sigla sa bahay kahit papano. Wala namang permanente sa buhay, tao o hayop man yan. Ang mahalaga, ang pagmamahal na minsang nagbigay ngiti at bumuo sa ating mundo ay hindi dapat kalimutan o burahin sa ating isipan. Dahil ang ganitong klaseng samahan at pagmamahalan ang patunay na kahit sa kabilang buhay, totoong my forever. Bilog ang mundo, hindi komod na sa ilalim ka ngayon. Hinahamak at pinagtatawanan forever na yan. Yan ang pinatunayan ng mga OFW na aming nakilala. Puro lungkot at kamalasan daw ang inaabot nila sa Pilipinas noon. Kaya sinubukang mangibang bansa para doon isugal ang pinapangarap na buhay. At tama nga, hindi lang daw kumaway ang swerte kundi talagang nagtagumpay sila. Humanda ng ma-inspire sa mga big-time global Pinoy sa SG. Sa bansa kung saan tinaguri ang playground for the rich people, ang Singapore, nanalo sa laro ng kanilang kapalaran ang 3 nating kababayan. Wow! Kahit sabihing suntok sa buwan ng pag-angat sa dayuhang bayan, pinatunayan ng mga OFW na ito na iba ang galing ng mga Pilipino. Sa pagbuo ng kani-kanilang pangalan, baon nila ang leksyon na kanilang pinagdaanan. Dahilan kung bakit sila ngayon ay nagtagumpay sa buhay. Pero maniniwala ba kayo kung sasabihin nilang ibang-iba sila noon kumpara sa nakikita at hinahangaan ng karamihan ngayon? Siya ang hari ng pasaway, si Israel, ang sakit sa ulo at walang direksyon na dahil puno ng kalokohang tao. Malabo sa katinuan noon si Israel dahil, naku, humaling siya sa napakaraming masasamang bagay. Lahat ng bisyo pinapasukan.
Sa sugal, lagi siyang talunan kaya wala rin pera kadalasan. Good luck next time! Iba rin ang saltik niya sa ulo kapag nakainom. Bakit? Nagarito ka ba? Basag ulo kapag kanyang napagtripan. Keberang binata sa sarili. Basta makaresbak lang kahit siya ay magulpi, masaktan. Ganid din si Israel noon sa tawag ng laman. Bayarang babae ang kanyang libangan. Katumbas ng perang hindi niya kayang pahalagahan. Isa siyang pasaway na kabataan. Sa taga saan? Sa Alfonso po. Taga Alfonso, Cavite. Yeah. O so, mula pasaway, sasakit ka ng ulo ng mga magulang mo. Medyo po. Natapos ka din. Sa pilitan po. Pero tulad din ang kanyang laro, dumating din sa puntong game over na din siya. Nanawa na din sa pagiging patapon ang pasaway na binata. Nag-start din po talaga ako sa Pilipinas. Meron po akong ginagawang business doon para at the same time, nag-iipon, nag-restart up din sa Pilipinas. Pinagsabay-sabay ko po talaga lahat. One day millionaire, waldas at walang pangarap naman sa buhay itong ubos biyaya na si Sunny. Sa sobrang pagiging friendly, abay lahat sinasagot niya kahit na hindi sa kanya nakatoka. Ang ending, siya'y nga. Dahil kapag nakatalikod na ang kaibigan, ang wallet niya ay wala na ring laman. Hilig din ni Sunny noon ang mag-party at uminom. Nakita niya, bubusin natin ito. Wow, bubusin natin yan mamaya. Wala siyang paki kahit buong allowance niya. Maubos at mapasaya lang ang mga kabarkada. Kasabay ng pagkalasing at pagbukang liwayway sa galaan. Tatambad na ang kawawang sitwasyon ni Sunny dahil wala na siyang perang naiwan. Kaya unti-unti na siyang naglalakad sa kalsada para lang makauwi ng bahay. Kanyang nanay halos sumuko na rin sa kanya dahil sa katigasan ng kanyang ulo. Dahil natetengga lang siya noon sa bahay kapag walang-wala nang madukot pang gasto sa labas. Nung bata ako, sobrang bulak-bulero ko. There's a lot of times na napapagalitan ako ng parents ko. Siguro at least hindi mo mabibilang sa daliri mo eh, the time na naglayas ako sa bahay. Ako kasi yung isang tao na pag may ginusto ako, gusto ko gawin talaga. Basta happening, basta gimmick and all, I'm willing to give everything. Pero ang pagiging easy-go-lucky ni Sunny biglang nawala at siya'y natauhan. Those times na nakikita ko yung mga malalapit kong kaibigan, yung mga kaibigan ko na kasama ko gumimik, na nahihirapan sa buhay nila. Kasi nga, hindi rin sila nagplano ng maaga sa buhay nila. Kasi kahit ano namang mangyari sa atin, maging successful ka man, maging hindi ka maging successful, there is no one you can blame or you can praise except from you yourself. So yun yung gumising sa akin. Sabi, Sunny, ano na ba? Ano bang gagawin mo sa buhay mo? Paano pag yung family mo naman, yung nakaranas niyan, saan ka bubunot ng pera? Hindi naman na matandaan pa ni Suzette kung kailan siya huling tumawa noong kasagsagan ng kanyang patong-patong na problema. Ilabas na yung mga anak ko. Huwag mo naman sila itabong sa akin. Sad girl ang bansag sa kanya. Dahil lahat na yata ng luha tumulo na sa kanyang mga mata. Walang araw na hindi nadurog ang puso noon ni Susie. Dahil hindi siya sinuwerte na magkaroon noon ng masayang relasyon. Pangalawa, dahil nalayo pa sa kanya ang tatlo niyang anak. At ang huli, hindi din niya maabot ang pangarap na umasenso sa buhay. Malas ba o minalas lang siya? Yan ang madalas niyang itanong sa sarili noon. Dahil lahat ng hiling niya parang walang nakikinig at hindi na pagbibigyan.
dalawang beses na ako umiyak dito. So, hindi ko na talaga siya mabilang dahil gabi-gabi na lang. So, pag nasa work ako, pinapakita ko sa lahat na malakas yung loob ko. Pero pag uwi ko sa bahay, yun yung time na mag-isa na lang ako, iiyak na lang ako. Pumasok na rin noon sa isip ni Susie, paano kaya kung tapusin niya ang kanyang buhay? Pero hindi niya kayang bumitaw sa pag-asa na balang araw, magkakasama-sama din sila ng kanyang mga anak at maaabot ang pag-angat sa buhay. Kaya kahit mahirap, laban pa rin ang Pinay. Each day, kailangan kong palakasin yung loob ko para mag-move on at saka para to fight for my life, of course, at saka para sa mga bata. Yan ang tatlong kwento ng lungkot, pagkayamot, pagkakamali. Yan ang mga problemang inakala nilang wala nang katapusan at hindi na nila malalagpasan. Yan ang buhay na mayroon noon, sina Susie, Sunny at Israel sa Pilipinas. Pero bilog ang mundo. Ang mga talunan noon, biglang mga naging panalo ang buhay ngayon. Anong nangyari? Ang pagbihit ng kanilang buhay at umayon na ngayon ng swerte para maabot nila ang buhay na inaasam. Ang sikreto ng tagumpay ni na Israel, Sunny at Susie sa kanilang pag-asenso. Malalaman na ninyo ang True to Life story. Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup. Ito, very hygienic, has vitamins, and is also lightening on the skin. Kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl! Paano ba magsimula at baguhin ang maling nakasanayan? Eh ang maglubay sa luho at pagiging pasaway. Kaya mo rin bang muling umiti at magmahal? Yan ang mga tanong ng mga Pinoy na sina Israel, Sunny at Susie noon na walang kasagutan at kasiguraduhan. Pero matapos malagpasan ang kani-kanilang mga dagok sa buhay, ngayon sigurado na silang kayang-kayang magbago, magsimula ulit at magtagumpay. Yun nga lang, hindi na sa sariling bayan, kundi sa bansang Singapore na sila nakikipagsapalaran sa ngayon. Cheers! Wow! Mr. Israel! Malayo na sa dating bad boy image si Israel dahil dito sa SG ay isa na siyang business owner ng isang resto, ang Alegria. Alok niya ngayon ay nagsasarap ang mga putahe na fusion-inspired at continental din. Perfect sa mga naghahanap ng masarap na menu at kakaibang mga twist. Isang Pinoy ang may-arit nagpapatakbo. Naniniwala kami sa brand namin na Alegria, which is competitive naman siya, which is Latin American and traditional. Competitive siya kasi lahat ng market pwede naman makuha, like American, Chinese, lahat ng ano pwede sila dito. Sa Singapore daw natagpuan ni Israel ang peace of mind. Dito rin niya nakilala ang sarili at ang passion niya sa negosyo. No more pasaway na daw si Israel mula na ang swerte ay kumaway sa kanya. Pero bunga din daw ng kanyang hard work ang dahilan ng kanyang paghataw sa buhay. So hindi ka naman umabot dun sa tagahugas ang plato? Sinubukan ko po lahat yan. Kasi once na kahit manager ka dito sa Singapore, sa abroad, kailangan kahit marunong mag-dis ng toilet, mag-mop. Naglinis ka rin ang banyo? Lahat po, kailangan yung gawin na. As the owner din, hanggang ngayon naglilinis pa rin ako. Totoo ba? Kailangan talaga hands-on ka rito. Kinarap ni Israel ang hamon ng bagong buhay at bagong siya. At bulungan niya sa amin, he likes himself now better than before. Totoo palang kaya niyang ilabas ang Israel na mas maayos at mas may positibong pananaw sa buhay. Cheers, Sunny! Cheers! Cheers! Same old Sunny pa rin naman daw siya. Palakaibigan at mahilig sa tao. Pero yun nga lang, ibang-iba na siya humawak ngayon ng pera. Dahil ang Sunny na kilala na ngayon, isa ng bigating Pinoy na negosyante sa Singapore. Generous daw si Lord sa kanya sa dami ng blessing. Bukod kasi sa sosyo sila ni Israel sa Alegria, may sarili na rin siyang restaurant, ang Konyo.
matatagpuan ang pinapangarap niyong lasa ng Filipino cuisine with a twist. Yung Filipino concept, focus ako dito sa Konyo. Kasi I really want the cuisine to be international. Alam natin yung Thai, yung Vietnam, medyo international na siya. Pero yung Pinoy, hindi pa siya ganun kakilala sa buong mundo. And that's my priority ngayon, na may pakilala kung ano yung meron tayo. I love it. Talaba with kesong puti. Yeah. Ay, nako. Sarap, di ba? Napakasarap. Hindi na rin sa gimmick o sa alak nakafocus si Sunny ngayon dahil nakatuon ang atensyon sa negosyo. Palakaibigan pa rin naman daw siya pero hindi na sa mga inuman kundi sa good life na niya dinadala. You've seen the entertainers, yung dancers, karamihan din sa staff, puro Pinoy. So that's one thing kung paano ako mag-give back sa kung ano mang meron ako. Makatulong din sa mga kapwa Pilipino natin. Ayan, kaya nako, pumunta na kayo ng Singapore at mag-apply. Mag-apply kay Sunny. Congrats, ha? Thank you. You make us proud. Para kay Sunny, kung ano man ang narating niya ngayon, ito ay dahil in-apply lang niya ang leksyong natutunan niya dati mula sa mga maling desisyon at maling diskarte. At pagkatapos ang lahat ng struggle, pasakit, gapang na ginawa ni Suzette sa kanyang buhay, nagpakatino at nagsipag at eto na ang kanyang kinahinatnan. Kasama pa ang kanyang one and only love, nakapangalan sa kanya ang kanyang sariling lugar dito sa Singapore. French cuisine and good wines ang ipinagmamalaki nila dito sa Chez Suzette. At huwag kayo ha, dahil mismong si Suzy din pala ang gumagawa ng ilan sa mga dessert dito. Sa aliwalas ng mukha ni Suzy ngayon, no doubt ang happiness na meron siya. Answered prayers daw talaga lahat ng mayroon siya ngayon. Buti na lang at natuto siyang maghintay ng tamang panahon. Para siya naman ay maging masaya at matupad ang buhay na pinapangarap niya. So this is escargot from Burgundy, so it's made with parsley and butter. Sa Singapore din niya natagpuan ang bago niyang love. Cheers, Suzette! Uy, palakpakan naman si Suzette. Sa dami ng pinagdaanan mo. Ibang klase, pwede ka nang magsulat ng libro, right? Pwede sobra. Ka nang magsulat ng libro. Pero sa lahat ng mga nabanggit natin na paggapang mo, ano sa palagay mo yung pinakamahirap sa lahat ng pinagdaanan mo? Pinakamahirap nung hindi ko nakikita yung mga anak ko while emotionally battered ka na may nangyayari sa Philippines na hindi mo alam kung makukuha ko ba sila. Hashtag best life na nga daw ang meron siya ngayon. Kung dati ay hindi mapatid-patid ang mga luhang pumapatak sa kanya, aba-aba, walang patid na ngiti rin at kilig naman ang nararamdaman niya ngayon sa buhay. Dahil sa wakas, kasama na rin niya ang kanyang mga anak. Lahat ng natutunan ko, here you go, nandito na siya sa Chez Suzette. Wow, and congratulations. Thank for you. That. Thank anong sikreto? Of course, your faith to God. And always tell yourself that never, ever, ever give up. Para kina Suzy, Sunny, at Israel, ang life lessons na kanilang natutunan ay parang mga pagkain na rin na kanilang hinahain sa tamang timpla ng kanilang karanasan. Kapalit naman nito ay pag-ayo ng magandang kapalaran. Sila umasenso sa bayang sinilangan. Ang mahalaga na itama nila ang kanilang buhay at naabot ang kanilang pangarap kahit pa sa ibang bansa. Kaya ngayon, sila ay mga tunay na inspirasyon ng mga OFW dahil sa totoo lang, iba naman talaga ang husay, galing at astig sa ating mga global Pinoy. The current superstar of our line is none other than our soap. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin ah. Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili between papaya, glutathione, and kojic?
nakakalito yung mga makikita mo sa eskaparate, di ba? So, dito ka na, all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid? So, ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupakos soap.